Hello, what's up mga sangkay? This is me once again, Sangkay Janjan. I'm back for another video. So may nangyari nga po mga sangkay doon sa United States of America na isa na naman mga sangkay sa tinuturong dahilan ay ang climate change. At maging sa Pilipinas mga sangkay, hindi rin po tayo nakaligtas sa matinding sakuna o pananalasa po mga sangkay ng kalikasan. Anyway, bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Yan po. So sa baba ng video na to mga sangkay, check nyo na lamang po, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, huwag kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito nga po mga sangkay, ayon po dito sa report, pandaigdigang balita po tayo, no? Nagdeklara daw po ng state of emergency doon po sa isang lugar sa bansang Amerika matapos daw pong manalasa itong tornadoes at ang matinding pag-ulan, pagbuhos po ito ng ulan mga sangkay. At dito naman po sa Pilipinas, ewan ko lang kung nagigetsyo pa ba ang nangyayari ngayon mga sangkay, na halos hindi na po normal itong kaganapan sa ating mundo, no? Isipin nyo, no? Sobrang init ng panahon, sabay biglang bubuhos ang ulan at babaha ng husto. Ganun po ang nangyari. Pero unahin po muna natin itong nangyari mga sangkay doon po sa Amerika. But first tonight, severe storm sweeping through parts of southwest Michigan causing major damage. Okay, severe storm. Ibig sabihin mga sangkay, matindi po itong pananalasa doon, hindi po basta-basta. Good evening to you. I'm Carolyn Clifford. Thank you so much for joining us tonight. And I'm Mike Duffy. Portage near Kalamazoo hit hard with a confirmed tornado touching down. Rescue teams rushing to a mobile home park where homes were wiped away. Ayan mga sangkay, pinapakita po nila yung marami sa mga kabahayan at marami pong mga punong kahoy na natumba mga sangkay dahil po sa buhawi na tumama doon po sa US. Storms ripped up a FedEx building trapping close to 50 people inside. Kalamazoo Emergency Management telling us wires are on the building and crews are looking for ways to get out. Now this is the scene outside an apartment complex in Portage. Trees snapped and were ripped up by the roots, smashing into cars in the parking lot. Grabe. Tingnan niyo mga sangkay. Ito po yung actual na video nung itong buhawi mga sangkay ay tumama. Ayan, makikita nyo po. Higanti po itong buhawi na tumama po doon sa kanila. Ewan ko, parang pagdating sa bansang Amerika, ang mga kahalintulad po nitong mga pananalasa ng buhawi, tila baga parang normal, no? At dumadaan po mismo sa mga kabahayan. Dito sa Pilipinas, bagamat may mga ganito mga sangkay, pero eto kasi mga malalaking buhawi po talaga na tumatama. St. Joseph, and this is the second one confirmed in the area. Michigan State Police sending out an important message tonight to avoid all storm damaged areas until further notice. And we have just learned the Governor Gretchen. Alam niyo mga sangkay, hindi lamang po Amerika ito ha. Maging po ngayon ang bansang Brazil. I hope may time pa tayo para ma-discuss yan sa mga susunod na vlog mga sangkay. Maging ang Brazil, no? Tinamaan din po ng gusto ng matinding problema dulot po nitong matinding storm. Isa pong pananalasa po ng kanilang kalikasan. Ang East Africa naman mga sangkay, ganun din po. Matinding din po ang tama sa kanila dulot po nitong mga bagyo na hindi na po mahulaan mga sangkay, hindi na po makita na maayos itong mga eksperto kung gaano kalakas. At sa totoo lang mga sangkay, kahit po yung mga scientists dito sa ating bansa, eh halos hindi na po magkakatugma-tugma yung kanilang mga pagtingin pagdating po sa banta ng mga bagyo, mga sangkay, mga pag-ulan, mga pagbaha. Dahil bigla-bigla na lamang po itong dumarating. So ito mga sangkay, ito po ay aerial view noong ang isang tornado tumama mga sangkay. Ayan, makikita nyo mga sangkay yung mga damage sa mga bahay. Ito po ay mga bahay mga sangkay na hindi po basta-basta, no?
Ito po ay talagang solid na mga bahay, pero tingnan nyo naman ang nangyari. Nawasak po yung mga tahanan. So ganyan na po ngayong kalala, mga sangka, itong nangyayaring pananalasa sa kalikasan po natin. Isipin nyo naman, mga sangka, itong Dubai at Saudi Arabia, na napaka-imposibleng mangyari, mga sangka, ang isang matinding pagbuhos ng ulan na nagdulot po ng tila baga maladagat na pagbaha mismo sa kanilang lupain, mga sangkay. Maging ang kanilang syudad, talagang napuno po ng tubig. At yun po ay disyerto na lugar, na ibig sabihin, mainit po. Kaya nga po, mga sangkay, may tinatawag po silang cloud seeding. Ibig sabihin, dahil sa sobrang init ang panahon, minsanan lamang po pumatak ang, hindi ko alam kung binabagyo pa sila doon, mga sangkay, pero napaka-rare po talaga pumatak ang ulan doon. Kaya may cloud seeding po sila. So ang nangyari, mga sangkay, inulan po sila ng pagkatindi-tindi, at ang ulan na yun ay katumbas daw po ng 2 taon na pagbuhos ng ulan, na ibinuhos lamang po, mga sangkay, ng ilang oras. So ito, mga sangkay, ay patunay na ang climate change po talaga ngayon nakikita na po ng iba't ibang mga bansa. At maging ang mga scientist, hindi na po nila ito itinatanggi. So ito, mga sangkay, dito naman sa Metro Manila, ito po ang nangyari. Mainit ang panahon, di ba? Mainit ang panahon. Tapos, ang nakakagulat, bigla pong binaha ng ganito. Agad ang ilang bahagi ng Metro Manila nang biglang bumuhos ang ulan kanina. Okay, sa bansa naman po natin, mga sangkay, sanay naman po tayo sa mga ganitong klaseng bahay. Hindi po bago yan. Kasi nga po, dito sa Pilipinas, alam naman po natin, ano yan eh, ginagawa po tayong kalsada nitong mga malalakas na bagyo. Pero mga sangkay, gaya ng sinabi ko, abnormal na nga po ang ating klima, ang ating panahon, dulot po nitong climate change. Kaya nga po, mga sangkay, sa kabila po ng mataas na heat index or temperatura sa Asia, mga sangkay, bigla po itong nangyayari. Tingnan nyo ito mabuti, mga sangkay. Ito ay mapawing pasahero. Nasa front line balitang yan si Brian Basa. Sa gitna ng mainit na panahon, bumuhos ang malakas na ulan kanina. Diba? Sa gitna ng mainit na panahon, bigla pong ganito ang nangyari. Hapon sa ilang lugar sa Metro Manila, gaya na lang sa bahaging ito ng Makati. Kita rin sa video na makulimlim ang langit. Umulan din kaninang hapon sa lungsod ng Maynila. Sa videong ito sa Malat. Oh, tingnan nyo mabuti kung gaano kalakas yan, mga sangkay. Halos mag-zero visibility dahil sa malakas na buhos ng ulan. Noon, mga sangkay, tandaan nyo to, kapag may ganitong klaseng mga event na mayroon pong paparating po ng mga bagyo o malakas na pag-ulan, ang nangyayari, mga sangkay, nag-a-update po muna yung mga eksperto patungkol dyan. Pero ngayon, bigla-bigla na lamang po malalaman po natin yung may mga ganitong klase ng pagbuhos ng ulan, na wala na po, hindi na po nila namamalayan na, uy, bigla na lamang umulan. Ganun po ang nangyayari. Dulot po yan ng climate change. At ito po ang realidad na nangyayari sa ating panahon. Magalyan ng mahigit kalahating oras. Umapaw naman ang esterong ito sa Estrada Street sa Vito Cruz. Perwisyong baha ang idinulot niyan, kaya pumagal ang daloy ng mga sasakyan. Stranded din ang grabe yung bahay, no? Pinasok ng baha ang ilang eskwelahan sa Maynila. Grabe. Binaha rin ang kalsadang ito sa Tondo. Normal sa atin yan, mga sangkay, ha? Hindi po bago sa atin yan. Pero ang bago dyan, yung tipong hindi na po natin namamalayan, na bigla na lamang po bubuhos yan, na wala pong update mula po sa mga eksperto pagdating po sa kalagayan ng ating panahon. At maliban dyan, mainit po ang Pilipinas ngayon eh. Diba? Mayroon pong El Nino, tapos mga sangkay, ang tindi po ng heat index dito sa ating bansa. Pero mga sangkay, kita niyo naman ang nangyari, bigla pong inulan, 'di ba? Nang pagkatindi-tindi. Ramdam din ang malakas na ulan sa V-MAPA sa Quezon City. Paliwanag ng pag-asa, dulot ng localized thunderstorms o pulupulong pag-ulan ang naranasan kanina sa Metro Manila.
nag-accumulate din po yung init, nagkakaroon po ng evaporation, so nagiging clouds din po siya. So ayun po, kaya yun din po yung rason kung bakit po tayo nagkaroon ng mga kaulapan na nagdala po ng mga pag-ulan dito sa atin. Posible raw na senyales na ito ng pagpasok ng tag-ulan. Mm-hmm. Ito po mga pagdalas na po ng mga localized thunderstorm po natin, lalo na sa hapon at sa gabi. Udyat na po doon na parang possible na po tayo magkaroon ng patransition na po tayo sa tag-ulan. Katunayan. Humina na ang El Nino ayon sa PAGASA. Ano yung mga sangkay? Itong mga eksperto, matatalino po ito mga sangkay. Pinag-aralan po nila yan eh. Pero kung papansinin niyo po mga sangkay yung kanilang mga update patungkol po sa kalagayan ng ating panahon, minsan nanghuhula na lamang po yung iba eh. Kasi pabago-bago po mga sangkay. Di ba nga po pag may dumarating pong bagyo, magdideklara po sila na ganitong klaseng kalakas yan. Pero ang papasok pala mahina lang. Magtataka na naman yung mga tao. Akala ko ba, signal number 3 yan. Bakit ganyan lang kahina? Hindi nagsipasukan. Halos wala, mga sangkay. So, yan po ang kaganapan ngayon ng ating panahon na I hope, no, na ma-realize nating lahat, mga sangkay, na itong nangyayari sa ating mundo ngayon ay dulot po yun ng climate change. Okay? So, ang Amerika, bigla pong nanalasa ang isang matinding tornado, matinding buhawi mga sangkay. Dito naman po sa Pilipinas, sa kabila po ng matinding init ang panahon, bigla pong bumuhos ang pagkalakas-lakas na ulan. So ano po ang inyong komento tungkol dyan mga sangkay? Just comment down below. Now I invite you please subscribe my YouTube channel Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube o di kaya makikita nyo po ito mismo ngayon sa screen. Okay? Pindutin nyo lamang po yung subscribe. Pindutin ang bell at pindutin niyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.